Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon ay ang tanong na naman sa atin ay pwede bang magpahaba ng buhok ang kalalakihan? Kung babae, siyempre, normal sa babae, nakabilang sa kagandahan nila ang magpahaba talaga sila ng buhok. Sa mga babae, siyempre, bawal sa kanila na hindi sila magpahaba ng buhok. Ibig kong sabihin na bawal yung kakalbuhin nila yung buhok nila kasi kagandahan nila ang kanilang buhok, kasi kapag ubusin nila ang kanilang buhok, siyempre magiging mukhang lalaki sila. So siyempre sa Islam, iiwasan sa mga babae yun. Pero ang tanong, pwede bang magpahaba ang mga lalaki ng buhok? Katulad ng halimbawa pagpapahaba ng mga babae. Ang lalaki pwede magpahaba ng buhok, pero hindi ibig sabihin na pwede siya magpahaba, ito ay sunnah. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, mahaba ang kanyang buhok. Sa hadis na naisalasin ni Anas radiyallahu anhu, anna nabi sallallahu alaihi wasallam kana yadribu sya'ruhu mankibahi, rawahu al-Bukhari o Muslim. Naisalasin ni Anas radiyallahu anhu na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay halos napapalo o umaabot na yung buhok niya sa kanyang balikat. Yung haba ng buhok ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay halos umaabot na sa kanyang balikat. Wa qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu kana sya'ru sallallahu alaihi wasallam bayna udunayhi wa atiqihi, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Sabi rin ni Anas, ay salisay rin niya kasi si Anas laging kasama ng propeta yun sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, ang buhok ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay sa pagitan ng kanyang tainga at kanyang balikat. So mahaba ngayong kanyang buhok. Sa hadith din Aisha radhiyallahu anha, qalat kana sya'ru sallallahu alaihi wasallam fawqa al-wafra wa duna al-jumma. Ibig sabihin, ang buhok doon ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay umabot dito sa nilalagyan ng hikaw ng babae. Wa duna al-jumma, ibig sabihin sa mas mataas naman sa kanyang balikat. Hindi naman umaabot sa kanyang balikat. Pangkalahatan, ang pagpapahaba ng buhok ng lalaki ay pinahihintulutan. Pero hindi ibig sabihin na mahaba ang buhok ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay sunnah. Ito po ay pananaw ng ating mga ulama na hindi ito kabilang sa sunnah ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kundi mga isang pasok siya sa adat o galian kung saan pagpapahintulot lamang po. At siyempre tinitingnan din natin sa panahon, sabi ng ating mga ulama, titingnan natin sa panahon kung naayon ba sa pagbubuhok ng mga Muslim na mahaba sa lugar na yan, yung hindi ba sila naihahalin tulad sa mga kabataan na mga pasaway, mga kabataan na alam mo yon, yung wala sa katangian nila yung Islam. So kung may hahalin tulad ka sa kanila, sabi ng ating mga ulama, ay iwasan mo yung pagpapahaba ng buhok. Pero kung hindi naman, kumbaga normal na yung pagpapahaba ng buhok sa mga ustad, sa mga mag-aaral, mga Muslim, okay, walang problema. Pero kung may hahalin tulad ka sa mga kabataan na ang katangian nila halimbawa sa pagiging pasaway nila sa Islam ay mahaba ang kanilang buhok. So para hindi tayo maihalin tulad sa kanila, ay iwasan na lang po natin na magpahaba ng buhok. Pero ganun pa man, hindi ibig sabihin bawal, kundi para makaiwas lang na maihalin tulad sa kanila. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.